So mga tol, ngayong Sabado na nga po ang laban ng WBA Light Heavyweight Champion Dimitri Bibol kontra sa dating kampiyon ng Super Middleweight na si Zurdo Ramirez. Sa naganap nga po sa kanilang final press conference, sinabi ni Bibol na magiging exciting daw ang laban nila ni Zurdo. Nakapokus umano daw siya sa opponent niya at palagi daw siyang gutom sa laban. Masaya din siya mga tol na sa Abu Dhabi magaganap ang laban nila sapagkat paboritong lugar daw niya ito. Pagdating kay Zurdo mga tol, bagamat dadayo ito sa Abu Dhabi galing Mexico, kumpiyansa itong kaya niyang talunin si Bibol at maging 2 division world champion. Exciting na din daw siya sa laban mga tol at feel at home daw siya sa Abu Dhabi. Nagpasalamat siya kay Oscar De La Hoya dahil naganap ang laban na ito. Kaya goal daw niya mga tol maging 2-time world champion at magpatuloy sa kanyang legacy. Eventually, maging isang legend. Parehas nga po undefeated ang dalawang ito mga tol. May record si Zurdo Ramirez na 44 wins, 0 loss with 30 knockouts. Habang si Bibol may record na 20-0. Samantala, Caleb Plant at David Benavides nagkapermahan na po ng kontrata. So matapos nga po ang magandang panalo ni Caleb Plant nito lang nakaraang buwan kontra kay Anthony Durrell, kung saan tinapos niya ito sa round 9 ng isang left hook. Binunyag nga po nito sa kanyang Instagram account na permado na daw ang kontrata sa susunod niyang labang kontra dito kay David Benavides sa Super Middleweight Division. Dito natin makikita mga tol kung kaya bang tapusin ni Benavides si Plant, nakatulad ng ginawa ni Canelo Alvarez dito kay Plant na tinapos niya ito sa round 11. Kung magagawa ni Benavides na tapusin si Plant ng mas maaga, marami ang maniniwala mga tol na kayang-kaya nga ni Benavides itong si Canelo Alvarez. Sa hindi po kasi nakakaalam mga tol, itong si David Benavides umano ang iniiwasan ni Canelo. Ito daw ang magbibigay problema kay Canelo. Kaya abangan na lang natin mga tol kapag naganap na ang laban ni Benavides at Caleb Plant. Wala pa naman pong petsa kung kailan sila maglalaban. Sa kabilang dako naman mga tol, Gennady Golovkin mapapalaban sa dating nagdemolish kay Jeff Horn na si Michael Serapa. Ayon mga tol sa report, may verbal agreement na ang dalawa para maglaban at sa bansang Australia daw ito magaganap. Number 1 contender nga po itong si Serapa sa WBA at number 2 contender sa IBF. Kung matatandaan natin mga tol, dalawang beses na kalaban ni Serapa itong si Jeff Horn. Unang laban nila noong 2019, tinalo niya si Horn via technical knockout sa round 9. Nag-rematch sila makalipas ang 4 na buwan at tinalo naman siya ni Horn via majority decision at napabagsak pa siya ni Serapa sa round 9. Pero para sa mga US boxing fans mga tol, hindi daw bebenta ang laban ni Gennady Golovkin versus Michael Serapa dahil gusto daw nila makitang kalabanin ni Golovkin itong sina Germar Charlo, Jaime Munguia, Chris Eubank Jr. at Janibik Alimconoli na bata ni Aegis Klimas.